sponsor. So ang aming cop ay main presenter is PLDT Home Fiber and Smart. Live more. At sa aming mga co-presenter naman ay HyperX, NVIDIA, and Logitech. Yun. Yan ang gusto ko dito kay paring Avin. Grabe. Anyway, let's go to the draft. Fnatic getting the invoker right now. Mid one. Securing his favorite hero. Yan yung ano niya eh. Pinakipag, kung pwede lang siguro makipagsapakan ng makuhang hero sa Ace Hardware. Invoker na to kaagad. Chen and Vengeful Spirit, of course. Dahil nandito si Ohio or DJ. Either or yan. Baka net, ano, Chen in net yan. Actually, kasi maraya silang magaling gumamit yan. Eh. Pero yun nga, nung nagka-draft ka lang kanina tapos nakakuha na yung invoker, sabi ko, Pongols, why? Why you give invoker la? Kasi daw nasa kanila si Lone Druid. Alam mo, ang inisip ko din dapat yung mga Mongols sa mga kinukuha, mga Axe. Hindi. Oh, yun. Axe. Pwede Axe. Ang iniisip ko, mga Chaos Knight, mga Kotel, yung mga nakakabayo. Oh, yun. Abaddon. Easy game. Easy game. Horse gaming is real. Diba? Eh, wala eh. Alam mo, yung mga Mongols kasi, praktisado yan sa pre, dun sa steps, yun sa, yung parang lugar nila na madam, hindi naman madamo eh. Grasslands. Hindi nga flat eh, parang panakanakang lupa na masarap magkabayo. Diba? Pang ano sila eh, pang commercial ng Malboro yung lugar nila. Kaya dapat, oo. Pero iba mga pinagpipili, mga kaibigan, mga puro nakapaa. Walang nakasakay dito at kaya yan, ganun talaga ang buhay mga kaibigan. Ano kaya ako si Lone Druid? Sakyan niya yung bear niya. OP. Ay, astig yun. Dapat may ganong skill si Lone Druid pag naka, ano. Aga niya yung setter. Hindi, may aga niya kasi niya. Remote control yung bear. Dapat may ganong bear combine. Sasakay si Lone Druid dun sa bear niya. Umata yung bear habang siya. Normal. Oh my God, that's OP. Hindi, may ganon ako dating idea ng hero eh. Parang, inisip ko, ang skill niya, pwede niyang isakay sa kanya yung isang hero para dalawa umata eh. OP. Oh, tapos nagpapatong yung sas. At may ganun eh, Ice Praga. Alam mo na. Alam niya ako sino kukunin mo. Basic. Oh, ayan. Pabati naman kay FCK12. Ano ba? Pabati, nanonood daw yung mga kaibigan ni Void Main Syntax dyan sa Dolce Amore. Oh. Actually, parang si... nanonood din ako niya kaso mas mainit pa ito muna ko. Ano dyan, ba yung Dolce Amore? Basta yung palabas na ito. Ah, okay. Yung pabati akin, daw sa team MOFC. MOFC tama? MOFC ng Davao City? Nice one! Cute! MOFC! Kasi di ba yung MOFC? Nice one! MOFC. So, ayun. So, ano naman sasabi mo sa draft naman natin The Mongols? Besides, naglalakad sila lahat. Eh, well, they got Earth Spirit. They have Lone Druid. Another, ano kumaga, parang B-type hero. Mm-hmm. Yung, kasi ngayon, di ba, pag nag-push ka, masaya. Mm-hmm. So, LD, one of the most coveted heroes in terms of pushing. Medyo matagal nga lang mag-farm. Pero, ang ganda ng kanyang third skill. Sulit na sulit, hindi ka magagank. Ay, hindi ka mapatay yung bear mo. Click yung third skill, tas TP out or something, eh, ligtas na kaagad sa kaguluhan. Mm-hmm. Earth Spirit naman dito, of course, one of the best supports in the game right now, being abused by the pros. Kaya abangan natin kung paano gagamitin ng The Mongols ang The Mighty Ebola. Yun yung tawag sa kasi Ebola sa Spirit. Cancerous Ebola Spirit na yan. Tapos sila yun sa mga ano yan eh, mga immortal support na kahit anong meta hindi siya nawala. Sa bagay hindi kasi at saka si Leon Guerrero nakakabayo yan, di ba? Sa mga pala si Shawas nga pala kay Leon. Lito Lapid. Just Lapid yan si Leon Guerrero. Beastmaster para sa Fnatic, interesting pick para sa Malaysian favorites natin. Good pushing capability with Chen, the aura coming from ano Vengeful Spirit, at of course yung swag ni Invoker. Yun yung importante dito. Mala gel na buhok ni Invoker na may Ice Forge pa eh. Pero ito Slurk oh. So, uy, grabe naman. Medyo weird ang draft ng Mongols dito. Hindi hindi siya uso. Medyo Mongol yung draft ng Mongol Mongols dito. Mongols, oo. Medyo parang lapis ano. Yun eh. Parang lapis eh. Easy lang tayo. Sige natin. Slark, Lion, Darkseer, ES, at saka LD para sa The Mongols. My goodness. Ano to? O ano gagawin nila kay Invoker? Mongols. Mongols. So, Lion, nihigupin niya lahat ng mana ni Invoker. Yes. News, that's the strat. That's the strat. No answer for Chen whatsoever. Walang sagot kay Beastmaster. Bakit? Nung sinakop ba namin ng Jaina, may sagot ba sila? Sa bagay, kinuha nga nila yung catapult eh. Oo, no? Nagulat ako. Diba? Pero yan na si Svensson. Oh my goodness.
Naku po, mukhang makakakita tayo. Marami-raming garter ang mawasak sa Mongolia. Pero ito, pag nanalo dito ang Mongols, marami namang mga bulsa ang mabubutas. Oo, butas ang bulsa. Diyos mio, so... Ay, naku. Makapapunsa sa Mongols yan. Alam niya na, huwag niya kami kakalimutan. Naku po, ako, sinasabi ko sa inyo, kasi ang Mongols, may mga napatumba yan. Eh. Mm-hmm. Kung nakikita ko na, mamaya na mapapakita yung bracket sa iyo, sa mga pinatumba niya, Diyos mio, nakakatakot din, hindi biro. Oo, kaya kung ako sa inyo, guys, kanya-kanyang kapit. Pero this is Fanatic. We're talking about one of the best, if not the best, Southeast Asian team right now. Kumbaga parang ang mga tumatapat lang sa ganun is MVP and to a certain extent, Mineski TNC. Sila yung parang pwede mong sabihin na parang wow, yung mga wow teams ng Southeast Asia. Fanatic dito taking the mantle of the former Orange na nagkaroon ng napakagandang showing for TI forgot. TI3. Yun. Sunstrike agad. Making a statement, sabi ni, ano dito, ni Midwan. Oh, ayan na, alam nyo na, exhort ang kinuha ko, ha? Partida na. Partida. Hindi yun partida. Kung magaan yun. Shots fired. Ano? Oh, ano pala? Uy, ganda nito. Akala ko dragon! Never kong iisip sa tanan ng buhay kung gawing FVG si Broodmother. I promise. Hindi ko talaga siya iniisip gawing FVG. Oh my god. Tingnan mo ang ganda. Akala ko nung una dragon. Akala ko two-headed dragon. Sabi ko, may bago na ba champion ng LOL na nadala sa Dota 2? Hindi pala mga kapatid. Ito naman po si... Pero yun, nagkaharasan si Leon Guerrero. Oh, nakita nila ang kawawang ibon na hindi kasi dumadapo. Iyan problema. Mayroon ng puno. Hindi pa dumadapo. My goodness. Ayan, nice praga. Alam mo na yan. Pero mamaya naman. Naku po, stand. Naku po, naku po. Is bench. Ayun na, huli ka mami. Ang kombinasyon na sobrang old school. Mas matanda pa sa iyo. Ayan ang mga kauna-unahang try lane. Pero ito. Grabe the blaster me. Stalina. Huli ka. Sunstrike. Midwan taking the first blood, mga kaibigan, in wala pang turotot na nagaganap. Oo, alam mo, nung panahon na ginagawa yung bench 2010, wala pang Dota nun sa Mongolia. Yun yung feeling ko. Kaya hindi nagulat sila, ganun pala double stand gaming, mga kaibigan. Oo, ganun pala. Oh my god. Panahon pa kasi nun, sinasako pa nila yung mga ibang bans. Ay, pero si, ngayon, tinatayo pala ni Kublai Khan yung kanyang bato, yung Kublai, Kublai Khan. My goodness. So, ganun lang yung kasimple, mga kaibigan. And taking note of that, dapat i-expect nila lagi na merong instant burst coming in from a mile away thanks to Exhort Voker opting to get a Sunstrike early on. Mm-hmm. Hindi niya siguro nirespeto yung itong damage output nitong Fnatic sa early stages of the game na yung stun pa lang, actually, 75 ba tayo Magic Missile or 100 plus Storm Bolt plus yung Exhort or yung Sunstrike nito ni Midwan. Hindi niya inakala eh. At tingnan mo mukhang extinct. Oh! Oh, nakuhuli na dito si Midwan. Tingnan natin, makakataas mo ito. Exhort Kaboy eh. Inaharangan mga kaibigan. Suality! The double orb of Peri is doing it. Hindi! Kulang mga kaibigan kumain ng Peri Fire. So, tandaan, lagi magdala ng Peri Fire. Lagi magdala. Para pag nasa peligro kayo, halimbawa medyo delikado kalsada, magdala ka ng, ng damo. Damo. Easy kain. Easy. Hindi ka naman ma-hold. Pero yun, Invoker was killed by the neutral game. Pero syempre, obvious naman niya. Easy away, easy life yan. Taking a page out of Jesse Vash. Nagpakamatay sa neutral. Pero mayroon ako po na Brooklyn Nets. Huli ka, Balbon. Oh my God. Oh no, pero Ohio dito might die thanks to Earth Spirit rolling in. Kumain din siya na kanyang Fairy Fire, but it's not gonna be enough. The answer from the Mongols. Oh, guerrilla warfare. Oh my geez. So, ang grabe lang napakita dito. Oh, hindi ko pa nga napapakilala yung mga players natin. Suntukan. Ito na talaga. Suntukan na kagad sa Ace Hardware. Ace is sabi ni Baron. Pakilala natin. Ito si Retribution, mga kaibigan. Gumagawa ng panibagong meta. The Shaper of Meta. Lone Druid mid. Katapat niya si Midwan Invoker. Nasa may kabilang banda dito si IR70. Yan. Kasi di ba may si IM Weasel, tapos si IR Baboon, yan si IR70. As the Earth Spirit 70. So, Earth Spirit, ito si Arion Bolor, di ba may Ulan Bator? Lugar yan, di ba? Ulan Batar. Oo, Ulan Batar. Yan, ito si, Bayan, kasi. Arion Bolor. Arion Bolor. O yun, nakulikan tuloy ng Nets. Yan, si Ohio as the Beastmaster. And dito si Sanke Enyasha as the Slark. And we're missing someone. Sa top. Etong si Peace, Happiness, Art. Pwede may pangalan niya, ano? Easy. Pakilala natin yung side ng Fnatic kahit kilala nyo na. Si Neto, playing is one of his favorite heroes, Sven.
Si 343 would be playing Vengeful Spirit. Ito naman, si Idol ng Pinas, Fanatic DJ, the most improved player in the sea, as Chen, ano ba ba? Si Ohio would be playing Beastmaster. Ayun, tapos na. Ayun. So, tignan natin kung mag-hunt dito. Si Beastmaster, kasi yung Ohio, yan yung opening team ng Hunter x Hunter. Kaya tignan natin mga kaibigan, baka mag-hunteran sila dito. Ayun na nga, sinasabi niya. Sabi niya, gusto ko makakain ng pande. So, ito pero naalala ko lang kayo, Denki, nung kinas ko yung laban ng Mongols versus nakalimutan ko, basta nung last bracket yata yun. Nag-mid, ano rin sila? Loan druid din sila. So, pinangatawalan nila, kumbaga. Ito oh, na which is, yun. Sabi ko, what? Napawat din ako. Pero ngayon ko lang naalala. Na, parang nakita ko na, oo, si Mongols din. My goodness, talagang mga Mongols, ha? Oo, na Mongols. Mongols, ha? LD mid. O, di sige, pangatawa na, pagbigyan. Anyway, mga kaibigan, nagsamo na po agad ang Forge Spirit. O, yan, tapat ako. May summon din ako. Ako, summon ko, mas malaki. Panda ka lang, endangered ka na. O, ano? Nalalagyan mo ba ng item yung ano mo, ha? Yun, nagkasapakan sila mga kaibigan. Easy lang. Ito, may gang coming in of nagkasilipan. Nakita dito ni IR70. 343 still moving in. 343, asawa ni Marie titigil dito. Invis ang dalawa. Ay, hindi, smoke si pala. Si Campanerong Kuba. Kasama niya si Campanerong Kuba. Naku po, ito. Ano Druid? Medyo alam na natin. Ay, hindi. Aba. Mukhang nako. Nakita lang niya si 343, asawa ni Marie. So, pero hindi niya alam na nandito si DJ, pero tingnan natin kung effective. Ano si may ward siya? Kanina bang ward yan? Ay, ward pala to ng Fanatic side. Ayun, pagong. So, ayun, may namatay. Alam mo, araw-araw may namamatay na panda sa larong ito. Ha? Medyo masama yan. Pag tayo, napeta, GG. Wala lang. Easy lang. Nag-form lang dito si DJ and 343. Medyo gang ineffective. Kumbaga, parang maraming salamat na sa ginawa ni IR70 spotting the Vengeful Spirit, giving Fanatic that idea na hindi nila pwedeng i-go yung mid. Pero ito si P-Sapin is at may nahuli. Dalawang stun. Look at that stun. At pinakatay na at ng anak na. Triple stun, quadruple stun, sunstrike. Oh my God. Tumaro to. Mukhang mga nga rin si DJ dito. Ayun, so DJ. IR70, may stun pa sila. Wala na pala mga kaibigan. So sabi dito ng Fanatic, welcome to Stun City. Daming stun. Nakita niyo. Pito. Hindi naman pito. Apat. Apat. Kasi, one golem, two golem, equals three. Yan. Pabalik, tatlong stun galing sa isang, doon sa golem na nanganganak. Isang stun galing kay Vengeful Spirit, isa pang stun galing kay Sven, and a partridge in a pear tree. So, ganun kadaming stun ang meron dito ng sa Fanatic nung kanina. Eh, asawa ni Marie. Uy, 3-4-3 yan eh. 3-4-3. Oh my gulay. Minos doon sa mid lane, mukhang, hindi naman na ano, hindi naman nahihirapan dito si Mongol Retribution dito. Kasi sabi mo natin kanina, unusual hero yan si, ano, si Lone Druid sa mid lane. Pero yun nga, kita mo naman. Hindi mo siya nahihirapan eh. Medyo okay lang siya dito. Pabuo na ang kanyang hindi pa malayo pa pala. Wala pa rin siya ditong ano, Hand of Madness, I presume. Kinancel na niya sa wakas ang Clarity. Pero okay lang yan. He's just summoning. Tignan mo yung build dito ni Midwan. Forge Spirit build. Knowing na kailangan nila mag-push. And to push is actually pretty good right now since lamang na lamang sila. Hindi naman siguro lamang na parang landslide lamang. Pero mamaya-mayang pag level 6, may heal na si Chen. May si Sven galit na. Si Beastmaster andun yung lahat. Pero mamaya naman may gang dito agad para kay Midwan. And they know how to sort out their target. Look at that. Mabubuhay na naman ba? Binakyum! Binakyum na. So vacuum mo definitely clean up the mess. Oo, buti na lang. Ano, kasi yun naman, mafe-verify gaming na naman tayo dito. Pero ayun. Grabe. Nalinis. Kulit nun ha. Munti nga na siya, buti nilang nandun si Turbo Tiger. Kung hindi naman, minsan lang maglagay ng ano eh, ng agad ng vacuum mong isang Darkseer. Ito sa level 5, Darkseer, going for level 1 surge only, that's Mongolia for you. Mm-hmm. So, usually level 2 surge. Fanatic yan eh. Ano ba maiisip na ito mga Mongol? ano to? Ibang trip? Iba trip. May G! Yun, pero the score is now 3-2. Mongols is in the lead right now in terms of ano, of kills. Pero of course, hindi natin pwedeng i-count out ang galawan ni DJ dito. Mga kaibigan, level 4 dala-dala niya dito. Si, ano, double Pelicans. Naku. Pelicans. Ah! Naku, hindi niya kukunin. Sabi niya, gusto ko mag-farm eh. Bakit ba sabi ka ako sa kinilaw? Mala. Alam mo, kakagaling kakatapos na ng mahal na araw. So, kailangan ko dito ng karne. Magbawi ng karne. Oh. Eh, medyo inubos yung naubos tayo sa karne dito kasi mahal na araw. Pero yan, Fanatic DJ, meron na siyang arcane boots dito. So, initay lang yung level 6 yan para gumawin na siya dito. Yep, and right now, Vengeful Spirit still level 3. Pero the mere fact na meron siyang stun, kumbaga bayad na worthwhile investment na to para sa Fanatic. If they can stun lock someone, it's presumed dead. Salamat sa Sunstrike, di ba? Okay, chain stun na yan.
Pag hindi pa tumama yung sunstrike mo, ewan ko na. Actually, kaya, dami, napakaraming stun yan. Lahat na ng stun sa buong mundo, kasama pa yung sa next game. Kaya ayaw ko lang pag wala pang nangyari. Pero tumakabi ang Gang King, Fanatic, DJ343, kasama pa yung ibon mga kaibigan. Here comes the map hook. Scouting for someone, scouting. Nakita nila si Ulan Batar. Pero hindi niya nakita yung mga... Oh, ayan na po, pinalibutan oh, namin. Oh. Kaligiran ka na namin. Guys, sana pero may sunstrike in the face. Ayun, pero ito, Slark, napaka-gangster dito, dire-diretso. 7 seconds for the next stun, mga kaibigan. Pwede pag-stop dito. Oy! Nakahilag! DJ might be in danger! Oh! Grabe, pinapakita dito ng mga Mongolians, mga kaibigan. Ito pa, suntukan na daw kung suntukan. Dahil yun kay Earth Spirit. And thankfully, Sanke already has the Shadow Dance activated and online. So, hindi siya masyadong natakot dun sa ginagawa ni DJ, yung sa pambubulas niya. And Ohio's, unfortunately, was too far. Hindi sila nagkaintindihan kasi si Ohio, Malaysian, si DJ Pinoy. So, hindi sila nagka... Siguro sumigaw si DJ. Hoy, dito. Tapos sabi naman ni Malaysia. Bole. Wala. So wala nangyari. Pero inaano yung pagkakasentry dito ni Idol Earth Spirit. Illuminati confirmed. Nako po. Hindi. Sino, I tried my best. Got a smiley. Best. Yeah. Oh my God. Parang clown, no? So sabi where's ni the word la? Sabi ni May Heaven ni Air 70, alam ko may word eh. Mm. Alam ko may word. Pero muwang na mailap mga kaibigan. Alam niya. That's Mongolia for you. Oh, welcome to Mom. Hikes. Pero diba, unusual place of war. Alam na natin kung ba't nagkaroon ng spring cleaning. Pero yun hindi natin nakita. Si dahil sa Illuminati. Pero good move coming in from from our Mongols. Right now, they are riding in the momentum. Look at the net worth. 4.6K para kay Sanke. Hindi siya. Ay, di kasi nakano siya. Nakahand of Midas. So, abangan natin. By the way, ano nangyari dun kay, medyo naglag yung utak niya? Actually, pinag-uusapan natin yung war. Dumaan dun yung Earth Spirit. Bakit hindi ba siya umatras? Hindi nga nagkaintindihan eh. Kaining ward. Kay 343. Ay, hindi, pareho naman silang Malaysian. Bakit ganun? Isang misteryo sa... May hook pa! Kompleto eh. Andito lahat eh. Lahat ng pwede mong ipang ano. May ka tatlong sentry world. Tatlong sentry mga kaibigan and the sole survivor. Alam, ayoko man lang mag-focus dito. Pero... Finally! Mongolia did it mga kaibigan. Apat na sentry. 800 gold. 800 for a single one. Alam mo, isipin mo, hindi nila matatalo yung China kung hindi nila ginawa. Hindi magagawa ni Genghis Khan. Nandami yan. Oh. Great Wall of Ward. Kasi ang problema sa Malaysia, alam mo, nilabasan nila yung Kuala Lumpur Zoo. Ayan o. Naku po, National Geographic ang laban dito. Anong gagawin ng panda? Anong gagawin ng panda? Nagtago ang panda, mga kaibigan. Bumalik sa kanyang natural na habitat. Pero walang bago. Sinuwa sila yun. Sunstrike sure lose. Oh, ito. May bago. Matinis na ni 343. Isa ka rin eh. Ewan ko dyan. Hindi ko na alam. Kung ano nangyayari, mga kaibigan. Ano nangyayari? This is Mongolia gaming. Pero ito at least, Fanatic taking objective here. Ang daming alaga, mga kaibigan. Nandito yung mga apoy, hayop, ano pa ba? Aura. Baboy, bato, pati kariton, ano pa? Oh, ayan, oh, suntukan na to. Suntukan na. Yung siege cream mo. Uy. Hindi, inano nila yan. Inano ni Chen. Kinuha na nga niya. Oh, sabi niya, alam mo, hayop ka rin eh. Ko-convert kita eh. Saka nakakita na-convert yung... Oo, religious siege creep. O, ayan o. Mag-i-stack pa nga ako eh. So, totoo lang. Ay, hindi. Bababugbog lang ako sa mga crack. Uy, ano to? Hoy! DJ! Alam mo, believe na ako sa'yo. Microwave mo naman. DJ! Uy, sorry, best. Kinonvert mo para ipabugbog. Para ipabugbog. My goodness, yung kariton. Okay lang yan, mga kaibigan. Lamang na po nito ang Fanatic. May crash gear na sila. Iba to muna si Garuda Eagle. Eh, hindi ko maintindihan talaga yung nangyayari kayo, Denk. Bakit ganun? Kung baga, kinonvert ko. Ano yun? Dahil Radiant siya, pinahirapan siya. Pinagdusa. Test of pay. Test of pay yun. Pinagdusa. Oh, okay. Pero yun, nag-alit sa suspension. Ayan, na easy stacks para sa kanya dito. And now we can expect the SNY or maybe Yasha muna para dito kay Net. And that would spell doom para sa kay Mongols. Na ngayon, na pinagmamalaki lang niya, gloves. Ayan lang, hand of Midas lang. Saka nakakita, recipe, tas gloves, kamay. Mm-hmm. Eh, misteryo yan sa buhay natin, mga kaibigan. Pero okay lang, si Sanke naghahanap ng matatarget dito. Naka-smoke siya. He can go leap in, but that would be a scary afterthought. Kasi malalockdown ka ng invoker at saka ng Sven. Kahit ano pang panakas ang meron ka. Kasi isa lang naman na madedispel yung kanyang first kill, yung Dark Pack. Eh, talagang mamamatay siya yun, sure.
At ito mga ba yung siege script, nagpahinga muna, medyo pagod. Medyo, asa kaya nagkocontrol yun? Mag-i-stack din siya. Yan, isang malaking misteryo. Oo. Yan. Alam mo, sa Dota lang ang karito na walang nagtutulak, di ba? Hindi ko alam. Oh. Ewan ko ba, pero yun ay babagsak na alien. Oo, oh, inilaglag na nilang Aegis mga kaibigan. Napalaban na. Oo, oh, pero to, Roshan attempt mula sa Fnatic. And let's see what would the Mongols do. And this is what they're gonna do. They're gonna stare in the top lane, hang out, chat muna, bandi, mag-usap. Namnamin yung oras na nasa Seiya qualifier sila. And while that is happening, Fnatic has secured the Aegis. Mid one would be taking it, and I think they're setting their sights on the bottom tier to what would the Mongols do. Alam mo, yun yung mga tipong ano gagawin ni Genghis Khan sa mga ganitong sitwasyon. So tingin ko, alam mo naman panahon ni Genghis Khan, medyo batapang. Oo. Lalaban ba? Tingnan natin mga kaibigan, gusto ata dito ni Sangke na mag-farm na lang muna and take tier 2 top on their own. No contest whatsoever. Tingnan mo, napakadami ng alaga. Welcome to the Fnatic Fans Club. Ayan o. Samut-sari mga kaibigan. O, galit pa si Sven. Kulay pula na. O ano, sunto ka na. Meron pang Aegis dito. So, talaga di atas pero yan ang Mongols nag-group up na dito to make a Great Wall of Defense. Sige natin, ano gagawin dito? Great Wall of Mongol. Nasa na? Great Wall of Mongolia. Wala. Pinabagsak nila yung Great Wall of China eh. So, magaling sila mang nira pero bumuo, hindi. Yan, binitaw na yung mga remnant. Ito na yung ghosting na kailangan mag-dip. Meanwhile, disconnect tayo sa server. Mukhang collusion ito ah. The Mongols are doing it. Oh my God. Dali, ayun, yun, yun. Back to the ballgame, so ayun na. At tingnan mong ginawa ni DJ mga kaibigan. Ayun, blinking ang kuya mo. Ayun, wala lang. Blink dagger siya? Oh, siya blink dagger siya. Blink dagger? Yeah. Ano to? Kalaban mo si Ben. Kalaban mo si Ben. Sa kailangan ko ng blink dagger. What? Pero yun, na-stun. Si DJ ko hindi stun yung bear. Ayun. Wala pa rin nagaganap masyadong play si Paparating. O, pumasok. Blink in. Oh my God. Look at that. Pero yun, na-stop. Oh! Sobra linis ko yung DJ. Oh my God. Geo Magnetic Grim sa lahat. Naku po, medyo makalito. Wall, net is dead. Yun lang pala ang kailangan mga kaibigan. Never underestimate Mongolia. Mongolia. Tumitipi. Itulak. Ay. Pebo ay pa si Midwan. Midwan dito mga kaibigan. Kaya nga Midwan ang pangalan kasi may one pa. Ayun, at nakaparahin pa si Midwan. Naparahin dito si Lion. But the thing is, the damage has been done. Maraming nakain doon si Sanke, mga kaibigan. At ngayon, bubuo na siya dito ng kanyang susunod na item. Isa pang blink dagger. That's Mongolia. Alam mo kung ba't bumuhay ng blink dagger? Bakit? Di ba nung mga panahon nila Genghis Khan, problema nila yung Great Wall of China. Oh. Ngayon, magbi-blink dagger na lang siya paloob. Para makaluksot? Oo nga. Siyempre. Hindi naman kaya talulin yung Great Wall of China ng pounds lang eh. So, you need a blink dagger para tumagos sa kabila ng China. Kaya nga. Ang problema dito ng Mongols, paano sila magsisiege? They need to push at the very least. And right now, their lineup doesn't really, ano, kumbaga, can fare well versus the pushing lineup of Fnatic. Although, nakakapag-form na si Spirit Belt. Tignan mo, magkakaroon na ng Radiance nung Panda. At ayun nga ang problema eh, historically, ang Mongolia, kaya nga nila sinakap yung China eh, kasi kailangan nila ng siege technology. Yeah. So, probably, magbabank in sila dito sa pushing capability ni Lodroy. Pero ayun yung bear! Wow, eh, asa ka naman, magkatabi sila eh. Pinaghatian nila yung damage. Bigyan ng hugot yun. Isip tayo na hugot. Si Forge Spirit mga kaibigan, lumalakad buo na ang Radiance. Andito ang mga alaga ni Mid 1. Ito si Mid 2, si Mid 3. Sige natin, kung may makikita sila, wala. Mayroon, yun, ito na si IR. Ito na si Earth Spirit. Hindi niya alam, yun ang lost father nila. Kasi mga apoy na bato yan eh. Apoy na yellow ang Forge Spirit eh. Kasi diba, Kwasa tsaka Exhort. Paano mga apoy yan na yellow? Ayun o, basahin ko ha. Invoker, Forge is a spirit embodying the strength of fire and fortitude of ice. Oh my God. Diba? So, kumbaga, basta. Diba? Mm. Yun na lang. Wag mong lagyan ng Shensha ang Dota. Oh my God, the science is real. Oo. Kaya, pero mamaya ni Makawaya Fnatic going for a smoke. They need to catch someone. Muntika na silang makapag-push. Pero dahil sa Slark na nabaliw sila, eh, ayan. Pero kasama nila si Garuda Eagle. Buhay ka pa rin, Garuda! Oh my God. Dali, ano yan? Trojan horse. Ito na mga kaibigan. This is a friend. This is ano? Oy, sabi niya, oy, kay, oh, naku. Oy. De. Ito na. Ito, ang all eyes on the siege creep. Tingnan natin mga kaibigan. Kinonvert!
kinonvert. Namatay, nawasak, naging ano, peg, ano, yung dire. Parang maling animation na. Pero ito na mga kaibigan. Sven, galit na. Pero ayun, nagsmoke sila, nagsmoke sila. Para sa... Anong gagawin nila? Ayun, sumigaw na si Sven. Kailangan sumigaw na ba yung bear? Hindi pa. Nakuha nila yung ano, melee rocks, ha? So, ano, wala din. Mission accomplished. Oh. Mission accomplished. Ganun lang pala kasi. Sabi ni Slang, hindi man lang ako nagkaroon ng chance. Katalon? Nagsmoke pa sila. Yun na yun. Yun na yun. Yan na. Binasag lang ang matras. Oh my oh. God. So, mga kaibigan, welcome to Malaysia. Ganun lang po talaga yun. Malaysia, truly Asia. Walk in. Tatlong palo dun sa, ano, tapos ang boxing. Atras. Uyan na. Uyan na. So, that Malaysia... Fanatic showing you how it's done. And right now, tignan natin kung gaano kaganda ang efficiency ni DJ dito. Kailangan pa niya mag-control ng linya. Hindi siya basta-basta dapat dito mag-wane. Hindi siya pwedeng kumbaga parang matingga. Oh, pati ito, kinonvert na niya. Dami. Eh, sabi niya, nalulungkot ka ba? Ayaw sumama ata nung malaki kahit kinonvert sa bagay. Niya na. Oh, nga, like father, like son. Ano. Ang hirap kayang mahiwalay sa... ano. At alam ni DJ yan kasi since playing with Rave... And right now, for Fanatic, lagi siyang malayo sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya sinama niya na yan. Oo, kaya ito sabi niya, alam ko kung parang damn paring center corset. Alam ko. Mawala ng ama. Mawala ng ama. Or mahiwalay sa ama. Diba? Kaya sinama na. May gulay. Naku po mga kaibigan, tignan natin kung ano pang gagawin dito. Ilabas na ba? Cool. Hindi ko kasi alam kung kaya pa ng Jumanji dito eh. Na yung Jumanji strat ng Fanatic eh. Na makapagpatuloy ngayon eh, yung Slark para tumatabay right now. Lone Druid, tapos na ang kanyang ano, tapos na yung Radiance, meron pa siya dito ang Vladimir. So imagine mo yun, di ba, sa Underworld 3 nga, di ba, yung pinagsamang Vampira at saka Werewolf. Werewolf kabahan ka na eh. Oo, ito, Vampira at saka Werebear. Di ba alam? Werebear. Werebear. So, medyo, ano yan, Indian hybrid eh. Tribrid. Tribrid. My goodness. Ayun, Radiance, Hand of Midas, Vladimir's para sa kanya. Ito naman si Sangke. Yasha na siya. Waiting for the Sangke. Due to his namesake, diba? Yeah, nasa kanya na nga naman yung Sangke. By build Sangke, yeah, first. Pero tingnan natin dito. At least, ito ang gusto ko sa mga consistent o yung mga veteranong team na gaya ng Fanatic. Ha. Kasi nung game 1, nagkaroon lang ng black hole na tatlo na wala na ng play itong ano, yung kalaban kanina sa WG unit, isa sa NGE. Meanwhile, dito, ang ganda ng pagkaka-initiate ng Mongols. Hindi sila nawala ng kumpiyansa. Kumbaga, papalag pa rin tayo kahit ganun. Tinuloy pa rin nila yung push kahit alam nila na medyo scary din. Oh, pero ito mami, nasa kilid ang ano dito. Nahuli nila si TJ ulit. Na una na nice stun. Ginger. Ayun. Dual vacuum. Ito, pero galit na si Svensson. Is it enough? Natali slit. Oh no! Pero mid one is still doing it, mga kaibigan. Tinamaan ba ito si 343? And this is Mongolia's March. Tumatakbo si mid one, mga kaibigan. At naiwan dito mag-isa si Ohio. Dinefend, hindi pa rin na-defend. Pero ito ang problema dito ng Mongolia. Kasi kahit anong panalili sa class, butas! Mga kaibigan, butas po ang Great Wall of Mongol. Oh my G. Pero props pa lang sa Mongol, mga kaibigan. Kasi ang ganda ng team fight nila. Actually, hindi na nila inintay. Makaabot ng second tower o tier 2 tower ng top itong Fanatic. Ginoon agad nila. Doon agad. So, na-surprise yung Fanatic doon actually. Oh, severely underestimating the prowess of Slark. Blinking in, going towards DJ, ruining his mind into microwing those creeps. At kapag hindi mo nagamit yung mga creeps mo, automatically pat nag-gen ka pa, di ba? Actually, kasi ako nga naman, magpapanik ka. Kasi pinapatay yung hero eh. Usually, yun naman talaga yung isa sa mga nakakapanik kapag yung marami ka kinukontrol. At least, pinofocus yung hero mo. Ayun, nawawala ka na ng power or control dun sa mga tines of fate mo. Oo, mid one dito mga kaibigan, was the only survivor, I believe. Oo, nakabuo na siya dito ng kanyang Necronomicon. So, this would be an all-in push mula sa Fanatic. And right now, the doomsday clock is ticking, in my opinion, kasi Mongols is doing it. For some strange reason, blink, dagger, para kay Darkseer, at mukhang galit siya sa mana niya. Tiyo mo, wala man lang arcane boots. Talagang mech, blink, ubos ang mana mo, boy. Pero may meron siya, sorry. Meron siya, sorry. Pero hindi yan sapat. Eh. Oo. Oh. So, mga alam nyo naman kung gaano ispam yung, paano to? Iron Shell. Plus, yung Great Wall of Mongol is napakagasto sa mana niyan. So, Soul Ring is not enough para i-sustain yung mana ng ganyang kalaking ano. Eh, mahirap talaga ang buhay mga kaibigan, the Mongols. Eh, sumusubok naman dito na makapag-push, I believe so. Tingnan mo naman kasi nagkasama-sama pa rin sila, but they can't really convert. Feeling ko, Aghanim Scepter is the way para kay Lone Druid. If he can let the bear split push. Or kahit saan na lang yung mag-defend while the Lone Druid or the bear is
with the team. Tapos siya defend lang. Pero di, may Vladimir siya. Kailangan dyan siya sa with. Oo. Kailangan din siya ni Slark dahil mga million eh. Kaya nga, oo nga, tama. Good point yun, paring Binrap. Pero yun nga, mga kaibigan, this is a challenge para sa Mongols. They're winning the team fights. Pero hindi naman to Tota the team fight of the Ancients. This is defense of the Ancients. Whoever defends the best wins. And usually, offense is the best defense. Katulad yan, mga kaibigan, second Roshan now going in the hands of Fnatic. Net securing the Aegis right now. Kasi tama lang, kanina binigay nila kay Midwandama yung ano, Aegis. Mm-hmm. So ngayon si Net na yung binigay niya kasi hindi naman napipick off to si Midwan, medyo maiingat to si Midwan. That is actually the transition Dota right now. Mm-hmm. Sa unang ages, bibigay mo sa mid since mm-hmm. siya yung may pinakamalakas sa moment na yon. Yung second or third Roshan, you can give it to your carry since yun naman yung moment nila to shine. Mm-hmm. Ngayon ang dami ng alaga ulit ni DJ, mga kaibigan, kapag recuperate na siya this time around, pinatay ang kanyang yung ano, bata si Corsair. Kawawa eh naman. Dalawa yung tatay. Hindi napaisip yan. Sino ba ama? Naku po, masama yan. Dalawa ama, so... Anyway, still no Aghanim Scepter para kay Chen. DJ opting to get... Radiant's middle tower okay, teka under lang. Attack. Malabo, kasi meron siyang Ring of Health eh. Ah, hindi. Tama. Recipe din pala yung headrest. Mm. So, this would be a pipe. And it's been a long time since I saw Pipe of Insight being built. Sa mga sa meta ito kasi usual ay ngayong meta na to medyo hindi ganun kaya useful ang pipe kasi ikaw na nga nagsabi kay Denki medyo ano tayo yung push strat yung oo ano eh. Kung di man push strat pisikalan suntukan Dota di ba kasi hanggang yung mataas nga magic mo di ka makapush di ba buti kung yung magic tumatama sa tore di ba malibot so ano in that yung Fnatic natatakot sila dito sa geomagnetic grip ni Earth Spirit. Yung grip, yung nakakatakot, yung Radiance. Wow, so, diba? Yung Radiance. Oo. Okay. Kaya, kumbaga, parang it's a good check versus the Radiance of Lone Druid. At the very least, di ba? Hindi sila masyadong maanoy sa panakanakang magic damage. Sven right now going to town. Meron na siyang BKB dito. And let's see how would he fare. Uy, Blink Dagger mula kay Net. Ito na ata ang hinihila nilang pagkakataon. Remember, Mongols is winning the clash. Oo, aminin natin yan. Pero hindi kasi ganun yun eh. Kailangan mo mag-push eh. Kailangan mag-push ito ng Mongols. And they need to find a way to at least find the hole in Fnatic's defense. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na pinapatagal lang ito ng Mongols because they will win the late game. No! They have an invoker and a spin which is kayang pumalag. Pagpalagay natin hindi carry or hindi hit capability to si Invoker pagdating na late game dahil sa build niya ngayon. Pero yung marami siyang mabitaw na skill which is yung ano may abuse niya yung kanya mga skill eh oh. Isa na sa mga masasakit na ano. Tornado EMP pangalan, panalo na kagad dito ang Fnatic eh. They can remove the mana of Mongols Darkseer at saka Lion eh medyo okay na sila. What more pag meron pang nakahandang Deafening Blast to ruin the hell out of Slark and the Lone Druid there. Plus the Ice Wall. Mm-hmm. Don't forget that Ice Wall kasi puro melee itong Mongols which is kailangan nila magagalaw-galaw sa team fight. Eh kung may Ice Wall, miski medyo mahirap gumalaw. Pero ito mga kabe, mukhang umaabante na ang Fnatic. Let's see what would happen. Nakaabangan ng Spirit Bear dito. Napakita ko sumigaw. Hindi, wala pa. Net dito, nagpapakit lang. Anong pwede nilang gawin? Nag-chill sila dito. 3-4-3 and Ohio alongside mid one. Habang chumichempo lang. Hindi naman kasi ito. Temo si Sven may alagang wolf, may boar, na mukhang squirrel, may necronomicon, may jungle zone na dala si Chen. Oh my goodness. So grabe talaga. Team Jumanji is doing it. Ito na mga kaibigan, maabanti na sila. Nagtulak. Yung mga times like that, no? Sarap magkaroon. Pumasok! Oh! Bakit? Oh, naku! Money! I see money. I blink in. Okay, sige. Simple guy daw si Sankey dito mga kaibigan. He was able to at least remove half of the ano the creeps coming in from Fnatic. Pero it doesn't really matter. Oh, ayan na. Oh, sinisira pa lang. Naku, ano si huli si Net? Pwede to! Uy! Pwede ikaw to! Ayaw, naku po! Okay lang luntak! Nasigawan! Nasigawan na ka may mega. Pero wala kapag mega. Pero hindi. Oh, wala na. Pero ito, Net, he still has his age. So, medyo nakakalaka. Pero ito, ito, bumabalik si Tee. Naku po, nahuli! Nagingin ba ito? Vacuum ball ako. Mukhang nabubusit na naman dito si DJ, mga kaibigan. Hindi na naman niya nagamit yung kanya mga creeps. Titipi out siya, pero hindi ata siya makakakas. Ay! Nabambo! Nasaan?
Sinet, patay din sinet dito mga kami, pinagpiligiran ng bear. So, Mongols is doing it, mga kaibigan. Hiwa-hiwalay ang Fnatic, and by that, they are easy pickings para sa United Front ng Mongolia. Kung tama yung prediction ng kaibigan natin si Idol Arbino. Pero ito ha, tingnan natin na kasi they got to make something out of it kasi pagpalagay na natin na ubus sila, they gotta push at least one tower kasi buo pa yung tier 1 tower ng bottom or at least tier 2 ng mid or ano, top lane. Kailangan nila makatake siguro na. Pero ito, vacuum, tingnan natin dito kung sapat. Okay, retribution, chasing Ohio. Oh, naku po, maganda black si ito mami. Pitas na naman. The RNG is real. Naka-assault kiras na pala dito si, ano, si LD. So, meron latang kila. Oo. Ito na, ang tinasabi ko na kanina, they are banking on that bears cap, ano, pushing capability, Kuya Denki. So, ang lakas mo pushin. Tapos baliwalay, kumbaga normal lang yung mga necro. Ano anong damage yan? Kaya nga, may Vladimir's eh. Ngayon na si Invoker eh, medyo kulang sa DPS. They need that. I think they need kahit Tornado EMP lang para man lang maruin yung setup ng Mongols. Pero kung ganyan lagi, eh lagi magkakaroon ng space. Ang ano, si Sangke or maybe even ano, even Retribution to go in, push in, and ruin everything para sa Fnatic. Actually, yan talaga ang problema ko, Denki, pag yung nag-all-in ka sa push trot mo. Invoker should have built at least a Yul Scepter o yung mga pang-burst type or pang-clash type capability. Kasi pagdating ng 28-minute mark at hindi na ganun kayo, medyo ka-effect. Tulad yan, nakailang clash ng panalo yung Mongols, medyo delikado na eh. Yung Necronomicon nagiging useless na kahit papano. At nagiging pera pa ng Mongols kung sakaling mapatay nila. At hindi nga ako sigurado eh, pag inano mo ba, pag Minidas mo ba yung Necro magte-trigger yung ano niya 200 plus 150 abilin. Hindi yung huling up yung damage yung boom o yung sabog. Hindi, ayun, hindi ko lang alam ko hindi eh. Pero anyway mga kapatid, Beastmaster and Invoker dito ang nakabuo ng Necro 3 mid 1 now going for a possible Hex or maybe a Shiva's Guard, we don't know. Pero para sa akin Hex para lang kay Slark, we need to shut down Slark right now. 309 in the paint. Itong si Retribution naman eh 305. So almost untouched dito yung dalawang tawag dito, yung dalawang carry ng Mongols. Yung kasi yung lineup ng Mongols ito, carry na literal na carry, talagang pang pumapalo yung mga hero nila. Actually, oh tama, medyo delikado ang Fnatic dito kung magkakaroon ng 12 slotted item itong si ano ha, si Lone Druid. Pero tingnan natin kung aabot doon kasi medyo ito na may nagdedesidido na yung Fnatic dito na pumush. Eh nag-expire na kasi yung ano nila eh, yung hindi lang yung Aegis, yung parang strat nila na makapag-push. And unfortunately, they can't really convert right now. Yun naman, sila naman yan na di makapag-convert. Kanina, sumusubok-subok gaming dito yung ano eh. Pero ngayon, sila nang hindi makatuka. And I'm not sure how can Fnatic do this anymore. All they have is a Sven. And Sven isn't that threatening kapag na ano na tao diyan natali nung natali bear. Oh actually medyo RNG Dota to si ano eh si Mongols na si Laber kasi papansin ko pinofocus lang niya maya-maya naka net na hindi na makagalaw si net. No. So, nanenet si net. Nanet si net na vine net. No my hindi God. Ko alam eh sigaw mula kay ano Ohio can help. But yun nga eh pag kanina no nangyari sa klase taas pag blink in ni Darks sinigawan ay ni sinigawan agad si Darks. Pero to ito ulit na si Sangke mga kaibigan is what Fnatic needs right now. Now that they have the control on the bottom lane, they can attempt a 2-2 split. Ayan ang ginagawa nila ngayon mga kaibigan. Dalawa dito sa baba, dalawa sa taas. Moral dilemma para sa Mongolia. Saan sila pupunta? May gumulong dito. Punta kay Ohio. Wala na daw si Gaucho dito. Vacuum into the wall. Sa isa. Mukhang mababadali pa dito si Ohio dito. At parating na ang Mongols Army mga kaibigan. Chasing. Ito na. Hinahabol na ng Bersi mid 1. Tingnan kung makakatakas na dito. Ayan na nakapag-quasswork. Kwas-kwas, wex-wex na. Oo, pero naku, yung gem na kay, ano, diba, na kay Beastmaster, kayo, sino nakakuha? Nakuha na. Nakuha ni Ulan Bator. Oh, mm-hmm. Nice. Oh my Jesus, so, nawala na ng gem dito. Pero at least nakakuha sila. At least a 2-4-1. Pero nakuha nila yung gem. So, I don't think it's a fair trade. Sa ngayon, hindi na mahalaga kung ilan na mapatay mo. Ang kailangan mo kasi makapag-push. Mm-hmm. Kailangan mo mabutas to para mawala yung momentum ng Mongols. Mm-hmm. Right now, Fnatic is on a crucible. Paano ka babawi na lahat ng attempt mong magtulak ng linya, pinao no offset lang.
Diba? They can take this Roshan, maybe. Maybe they can out-item Mongols right now. Pero hindi ko rin masabi. Vacuum ball ruins everything. Mm-hmm. And that, ano, yun nga, yung ano, Vine na kumakapit kay Net, which is, ano, kumbaga, preventing him from normaling. Alam mo si Sven, isa yun sa mga hero na pumapalo. So, kung katulad yan ang nangyari doon sa secret, ano, di ba? Stay in the trees RTC, hindi siya makapalo. Eh. So, hindi na nangyayari dito. Ang case nga lang is si Lone Druid, eh, ang nag-a-isolate kay, ano, kay Sven. And isa pa sa ano, Kuya Denki, ah. Oh, no. Ikaw na nagsabi sa akin noon na pag nabuhay si Sven, wala siyang Godstring. Yun nga, oh, yun nga yung problema dito kay ano, yun yung Sven. Kumbaga yun yung parang disadvantage na pagkuha ng isang Sven na carry. Hindi siya sulit, wala siyang comeback, buyback potential. Kapag nag-buyback siya, wala na siyang God Strength kung sakasakaling mamamatay na siya, nakagamit na ng GS. Mm-hmm. And right now, wala pang crit si Sven. So, hindi pa niya kayang hatiin sa lima to. Itong Mongols, yan lang ang kaya na gawin ngayon, mangulit-ngulit ng konti. Let's wait till Fnatic actually have an answer, but this is definitely gonna be a long game kung laging ganito ang mangyayari. Mm. So finally, we get to see a long game. Sasa sa buong Seiya qualifier, eh. Oo, oh, easy. Longest game is 24 minutes sa inaitatala ko. Pero tignan natin dito kung, eh nga, 33 minutes, eh, na-break na yung record na 24 minutes. So, oo, oh, mag-expect na tayo dito na mababang iwala. Naku po, yung Bero, tamo, nakaka-asungo talaga mga panda, mga kaibigan. May sarili ng Assault Kiras. Si Sven, okay lang yan. Para sa akin, talagang kailangan niya ng crit para hindi siya masyado mamroblema in terms of damage. Binenta pala niya yung, ano, yung kanyang Dominator. Oo. So, Vlads, ano Vlads. Ba mangyayari dito? Ayun, may Vlad si Beastmaster dito. Oh, hindi nila gagayahin yung mistake. Hindi na mangyayari yung bad mistake. Na bad mistake. Net is on the lead right now. Makapkuha sila ng at least two heroes. And then transition, that would be amazing para sa Fnatic. Ito si Slag mo. Nako, mukhang na... So, God Strength na-pop na dito. So, ayun na, nako, nagbigay din. Wala na, pasubo na, patay na lang ang Spirit Bear. Sige na, yung Oso na lang. Patay ang Oso, mga ayun kasi na, tasig mo pa si Retribution ako. Retribution ulti is in danger. Guys, gamit ang PKP dito, mga kaibigan. The wall is not doing it. Nakahuli ng call dito, pero doesn't really matter. Since papasok na, sinet, mga kaibigan. Are you kidding me? Fnatic ito, biglang nagkaroon ng upward sway. Ang daming nilabas sa mga alaga. And ano where is the defense? Ito na, na-stun mid one. Nanganganib dito. Oh, no, pero swap. Tudod, sabarin niya sa akin. Pinauwi. Oo, napawi. Fnatic DJ, vacuum hindi pa inabot sa wall. Oh my G. Meanwhile, Sanke, ayun, buyback. May buyback pa siya dito. Pero anong nangyari sa Mongols? Bakit walang buyback si Lone Druid? Kalungkutan para sa kanya. At ngayon, Neto, maghintay lang siya ng moment para mapag-stun. Blink out. Wala kaya yung 70. Ayun. Meron ka bang ulti para po mag-blink in? Oh, no! Nakupor, ginagawa nun dun. Lumandi, mga kaibigan. As may malayong kabihasnan, hinuli lang siya. Binasix. At ngayon, tatapusin na ng Fnatic. One crucial team fight, one crucial mistake, and it all fall down. Ganun lang kasimple, parang na naman yung team song ng Evangelion, yung crumbling down. My isang goodness. Mali lang talaga actually, walang buyback tong si Lone Druid, plus isang maling talon lang talaga nito ni ayun at muntik pa mamatay si Lion doon. Buti lang ginawa niyang palaka. Pero ito mga kaibigan, recta push na to. Mega creeps incoming, you can never give space to Fnatic in that kind of term. Kasi ginusto nila yung wall eh. Nag-wall, didn't hit, that was a go signal for Fnatic. Tumama, kasi may mga ano. Pero ang kailangan mo kasi mahagip, kailangan mo ng vacuum eh. To ruin the positioning of Fnatic. Pero hindi eh, Net was able to march in. Actually, ang akala ko talaga mananalo yung Mongols doon kasi na-reveal itong ni Slark yung ano, smoke na itong Fnatic. So, yung masamang balak ng Fnatic dito, na-reveal ni Slark. But the thing is, yun nga yung pagkakamali nila eh. Walang buyback si Lone Druid. Nasa harapan siya. Nag-buyback yung Slark. Nasa, nila siya tumalon sa harapan. Anong nangyari? Eh, ganun talaga ang buhay mga kaibigan. Alam mo, dito ko nakita yung ano, yung maturity at saka yung kumbaga pagiging expert ng Fnatic. They are the older team, syempre, alam naman natin yan. And experience wise, alam nila kung